Ininspeksyon ng autoridad ang narecover na kanang makina ng Piper Seneca plane, ang aeroplanong sinakyan ng yumaong si DILG Secretary Jesse Robredo. Dadalhin ito sa Maynila para maimbestigahan kung ano ang naging sanhi ng pagbagsak ng aeroplano. Nakatutok si John Consulta. Masusing tiningnan ng Coast Guard at Civil Aviation Authority of the Philippines ang pisikal na kondisyon ng kanang makina ng Piper Seneca plane na sinakyan ni DILG Secretary Jesse Robredo. Sinuri ang ilang detalye ng makina matapos maiahon sa dagat kahapon. Hihilingin rin ang kaap sa Philippine Air Force na magamit ang C-130 plane o ang barko ng Philippine Coast Guard para madala ang makina sa Maynila para masuring mabuti ng mga eksperto kung ano ang punot dulo ng crash. This is the most important evidence of the accident. We want everything to be dissected and completely inspected for evaluation so that there will be no doubt as to how the investigation was conducted. Hindi pwedeng dali-dalian dito. This will help our policymakers to formulate plans, measures, and even regulations to prevent similar accident from happening in the future. Mm-hmm. And this will save lives. Hindi na raw kailangan dalhin sa ibang bansa ang wreckage ng eroplano o ang kanang makina nito. Wala naman daw kasing black box na kailangang buksan. Kaya sisimulan na raw ang pagsusuri sa transponder nito na dapat sana'y nakapag-alerto sa pagbagsak at eksaktong lokasyon ng eroplano. Nakunan din ng GMA News ang ilan sa mga narecover na personal na gamit ng mga sakay ng eroplano tulad ng sapatos na ito, ilang dokumento at calling card ni Robredo. Umaasa ang mga otoridad na sa lalong madaling panahon ay may inspeksyon na ang kanang bahagi ng makina ng bumagsak na Piper Seneca plane para malaman na ang pinakadahilan ng pagbagsak ng eroplano. Pinasalamatan naman ng Coast Guard ang mga Pilipinong technical diver na sumama sa retrieval operations kahapon at sumisid sa lalim na 186 feet para ma-recover ang makina. Plano raw nilang ipasailalim sa technical diving training ang iba pang Coast Guard divers sa Region 5 para mas mapabilis ang pagresponde sa oras ng trahedya. As soon as an accident occurs, they can be deployed in maybe minutes or even hours, which are very crucial. Especially, let's say, in a maritime disaster like a ship going down. If they can be deployed in as short as time as possible, a lot of lives can be saved. Dumating naman sa Cebu ang kinatawan ng Aircraft Accident Investigation and Inquiry Board upang kausapin ang mga opisyal ng Aviatur. Kumuha rin sila ng sample ng aviation gas mula sa dalawang sets na planes ng Aviatur at sample mula sa fuel tanker ng kumpanya. Handa naman daw ang Aviatur na makipagtulungan sa imbestigasyon ng kaap. But we cannot eliminate accidents. So it could be any student, or it could be any trainees, it could be any pilot. John Consulta, nakatutok, 24 oras.